Hello, Kensuya. Welcome sa Showtime Online New. Kamustahan muna tayo at anong pinagkakaabalahan? Ayan, so syempre po dahil nagkaroon tayo ng pandemya, hindi naman natin expected to. So ang events talaga, talagang ang hirap, even shooting wala. So ayan, naging instant entrepreneur ako at nagbebenta ako ng coffee drips. Ayan, so drips? Ayan, Cafe de Pilipinas. Oh, wow. Oh, dahil walang racket po ngayon. Oh, kanya-kanyang diskarte ngayon. Oo, si Kensuya. Pero ito, sino ba si Kensuya bago pinasok ang music industry? Ayan po. So, nagbanta po muna ako sa iba-ibang bansa, sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, sa Dubai. Tapos, noong 2015 na sumali ako sa isang singing contest po sa kabilang network. Tapos yun, dun po nabuo si Kensuya sa singing Ayon. contest. Oo, pero ito, saan ka ba galing, saan galing yung interest mo talaga sa pagkanta? Tataan mo pa ba kung ilang taon ka simulang, alam mo yun, kumanta, nahilig sa music? Dati po kasi ang banda po talaga sa bahay namin, yung kapatid kong panganay, siya po talaga yung laging nagre-rent ng studio, tapos kasama banda niya, taga-bit-bit lang po ako ng lyrics. Noon po, sinusulat pa yung ano, wala pang print-print noon, nung talagang pag gusto mong aralin yung kanta, susulatin. So taga-bit-bit lang po ako ng kapatid ko habang nagpa-practice sila. Ilan taong ka noon? Nung sabi mong ikaw nagdala? High school ako noon eh, siguro mga 15, 14, ganun po. Yeah. Oh, so doon lang nag-umpisa ang lahat, 'di ba? Na-encourage niya sa into music. Pero during that time ba, ano-ano ba yung pinapakinggan mong mga tugtog, mga kanta, or sino-sino ba yung iyong musical influences? Meron bang nag-encourage sa iyo na ito yung kakantahin ko? Kensuya. Pinakauna ko, natatandaan ko kasi na mga tinutugtog ng mga ng brother ko sa studio, mga Santana, tapos puso pa nun yung mga The Creed, tapos ayun, era din ng mga R&B noon, yung talaga napakasarap pakinggan na R&B, si Nanelli, si Nasisco, Charlie Wilson, yung mga talagang R&B noon, so yun ang mga naabutan ko. Okay. Yes. Ang dami niya, pala, no? Musical influences niya dito. Yes. Malawak. Mm-hmm. At syempre, ayan, bukod sa pagkanta, ano pa ang iyong mga talents? Ayan, so recently, sumali ako supposed to be po sa World Championship of Performing Arts sa California. Pero hindi po ako nabigyan ng US visa. So at that time, no po, hindi po ako nabigyan ng US visa. So sobrang na-depress ako kasi nakalagay na ako yung tarpaulin kong malaki sa probinsya namin. Congratulations! You are our parang representative to California. Tapos hindi naman, akala ko po kasi once na sumali ka doon is talaga mabibigyan ka agad ng US visa. So hindi po. So, pero singing din yung sinilihan mo doon. Singing po. Singing and modeling category po. Wow. So nagmo-modeling din pala si Kensuya. Mm. Ayun po. Pero, yes po, Kuya. Yung pong hindi po ako nabigyan ng US visa, sobrang na-depress po ako. So naging way po naman yung art. So natuto po ako mag-abstract art. And ngayon po ay nag-rearrange na po yung abstract art ko na malalaking na 140,000 to 180,000. Tapos po, inaano ko po sa Salcedo Auction, nakakasama ko na po yung ibang mga artist din po na nasa music industry na nagda-divert na sa into art. So marami na rin po akong nakakasamang mga artist po. Galing. Ano to, yung mga pag-paint mo? Yung ba? Tama? Mm-hmm. Opo, abstract painting. Po. Abstract painting. At yung may mga exhibit na mga ganyan. Tama ba? Opo, actually po, nakapag-exhibit na po ako sa Cebu. Tapos po, ang pinakamalaking break nga po ay yung lumaking value ng painting ko, yung sa Salcedo Auction sa Makati. So, siya po yung number one na auction na parang art gallery. Pag artist ka, napalagay yung art mo doon, talagang magkakaroon po ng value yung art mo. So, ayun po, tulong-tulong din naman po yung mga katulad po ng ibang ating mga musicians na tumutulong din sa mga unnamed artists. So, nagpapasalamat po ako sa mga nag-invite dahil malaking tulong din po
talaga yung sinusuportahan ka ng mga artist din po sa industry. Yes. Mm-hmm. Pero ito naman, sino ba yung pangarap kung makakollab someday? Collab someday. Ang boses ko talaga po, nung nagbabanda ako, husky po talaga. Ang idol ko noon, si Lloyd Umalig. Favorite ko talaga yung Bakit Kung Sino Pa, sa mga Bryan Adams. So, ayun, siguro gusto kong makakollab siya na para magkakaroon ng song na parang husky version na medyo EDM. Tapos gagawin natin party-party. Okay. Mm-hmm. Preto, speaking of songs, ito, kwentuhan naman tayo about your single, Make You Mine. Tungkol saan ba ang Make You Mine? Ayan, para ito yung sa parang pag meron kang gusto or mahal na tao na parang pag kumompleto sa buhay mo, pag naging akin ka, kumpleto ang buhay ko. Parang ganun po yung eksena nung kanta. Mm-hmm. Oh, pag, pag tumingin ka, akin ka, ganun ba? Ganun. Parang ganun po. Make You Mine. Make You Ayan. Mine. Pero sino ang composer nito at iba pang tumulong para mabuo yung kantang Make You Mine? Ayan. Ito po isa sa mga sinusuportahan kong young artist. Ito po ay grade 12 pa lang pero napakadami ng magagandang song. Ito po ay walang iba kundi si Direk Brando Ranieses. Grade 12, nagdedirect na ng movie, nagdedirect na ng indie films. At ang gaganda ng mga EDM songs, pwede po kayo mag-avail sa kanya. So, search nyo rin po at maraming salamat kay Direk Brando Ranieses, ang ating young artist. So, ayun po, tinutulungan ko rin po kasi minsan ang mga kabataan, pag wala kang connections, parang akala nila, wala na silang puwang sa industry. Parang ganun po. So, tulungan lang po na if ever na kahit hindi man mag-boom yung kanta, at least nag-try ka. Tama. Eventually, mag-boom din naman yan. Oo. Ang galing, nakaka-inspire naman yan. Pero ito lang, chance mo i-promote ang Make You Mine sa ang digital platforms pa na pwedeng mapakinggan o ma-download to. Ayan po, hello po sa ating lahat ng mga madlang Showtime Onliners. Pwede nyo pong i-download ang Make You Mine sa Spotify and pwede rin nyo pong pakinggan sa iba po pong mga social media platforms at nasa SoundCloud din po. Alright. And saan ka namin pa po follow, Kenzuya? Ayan po, ang aking pong Instagram ay i_m_Kenzuya. I am Kenzuya and sa TikTok po ay imkidojeprox. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Kenzuya, thank you so much. It's showtime. Buong pamilya, buong angkan. Hey! Kasiyahan ng tahanan. Lahat kasama, walang iwanan.